Thank you for Rogue Energy for sponsoring this video. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Hey, what's up, guys? Ngayon, meron kayong guys pupuntahan Kennel. For those of you who don't know, Kennel, ano yun? Basta Kennel yun. Siyempre, ituturo namin kayo sa mga... Matutuwa doon ako, hindi. Sa mga magandang aso doon. Pakita namin sa inyo yung... Iba't ibang klase ng aso, mga guard dogs actually. Magaling akong aso namin eh, hindi na. Yan, so guys. Visit tong tao. Agaralit siya kasi hindi siya binigyan ng pera ng mother niya. Pareredos lang niya kasi eh. Sige guys. Kami chicks dito, yun know, chicks oh. Oh fuck man. Ano makakaya mo sa chicks? So guys, nandito na tayo ngayon sa ating house tour. Yes. Yeah, dito tayo sa house tour natin. Destination stops. Hey, what's up guys? At ngayon, we just arrived here sa Oracle Doberman Kennel sa Alangilan ng Batangas City. And we will make a dog review. Yan, salamat pa ako dito. Tsaka itong tropa ko si Julius na... Takot na takot sa aso. Tol, maghay ka naman sa camera kasi mamaya makakagat ka na. Ang guys, super nakakatakot to. Nalalaki ng mga aso. Ito kasama ko, ayos sumama eh. Tangi na. A few moments later. Oh! Huwag yan! Rex! Alis na! Amalis kitahan! Rex! Isto! Ang hayop! Pero guys, dito na lang ang timod ako ha. Yan guys. Guys, now we will do a dog review regarding kung ano ba talaga, kung paano ba talaga ang pag-aalaga ng Doberman. Ito ang pinaka-safe mode din ha. Itong tropa ko is nasa safe mode na. So guys, tingnan natin. At dito na kasi yung aso, medyo takot kami. Yan guys, so nandito na yan si... Anong name ng dog mo? Nautal na ako. Ano? Anong name ng dog mo? Si Toro. Toro. Ito guys, si Toro. Yan. Yan. Ayan siya. Pakita natin yung build niya. Pakita natin. Medyo takot ako kasi kupal itong pisan ko. Parang tanga eh. 12 seconds later. Rex! Ang aso ha! Rex! Pusko! Ang aso! Hayop! Yan guys. Yung ngayon nakikita niya si Toro. The name of the dog is Toro from Argentina. Super laki niyan talaga guys. And masyasyak talaga kayo guys. Kasi super laki niyan. Ayan. Ayan siya. Wow. A few inches later. Guys, hawak ko ngayon si... Anong name ng dog? Toro. Si Toro. Hawak ko ngayon guys si Toro. At magdodog review tayo ngayon dito. Magdodog review tayo ngayon guys dito ha. Rex, ayun mo na to. Puno mo na to, dali! Diyos ko. Ayan, so, ano ba, how long have you been into dog business? Mga 5 taon na din. 5 years na actually. Years. Okay. So ano ba yung ano? Ano yung ginagawang quality time sa mga dogs mo? Since marami naman kayong dogs ngayon, anong ginagawang quality time? Kumbaga dapat palagi mo siyang kasama. Kumbaga, kunwari magja-jogging ka. Maganda din may kasama kang aso para nag-enjoy din sila. Tatakot ako. So sa mga viewers ba natin, ano, first thing to do before mag-alaga ng aso, ano ba yung mga preparations na dapat nilang malaman bago sila mag-alaga ng aso? Kailangan dapat pag mag-alaga kayo ng aso, kailangan ready na talaga kayo na kailangan may oras talaga kayo sa kanya kasi minsan mapapabayaan nyo na lang siya pag kumuha kayo ng aso, di ba, kawawa lang yung aso. Tapos kailangan meron din kayong pang-sustento para talagang may anak na kayo. Dalhin niyo pagkain, dalhin niyo sa vet para meron siya vitamins din para maging healthy din siya. So sa kulungan naman, hindi ba mahirap talaga mag-alaga dahil kasi nakikita namin yung kulungan niya dapat naka well prepared dapat. Oh, so, dapat pag malaking aso, kailangan malaki din kulungan kasi maapektuhan nito yung growth niya, kailangan nakakagalaw siya ng maayos tapos sa exercise din, dapat maayos para mapagod siya kasi malaki siyang aso.
So baka naman pwede mo kong bigyan ng mga tips and advices para sa mga gusto mag-alaga ng aso or, di ba, sa mga nag-aalaga na rin ng aso batay sa mga nalalaman mo. Kasi hindi ko talaga kayo mag-alaga ng aso, katakot. Siguro, yung iba, pag nagka-aso kasi, mahihirapan sila kasi hindi nila gusto talaga yung ginagawa nila. Gusto lang nila kasi cute lang, tuta, ganun. Pero, pag gusto na talaga mag-alaga, magiging madali na ang lahat. Yan guys, no, so, super bait talaga na ito, you know. Actually, nahawakan ko na siya. Yan, tapos bigla ako kinagatanong, patang ina, patay tayo dito. Ay, abuta, huwag mong ina ng kamay, ha! Tanggalin mo yan! Hojo! Tang ina, tanggalin mo yan! Ano ka, Ray? Ingat, ano ka mo? Tanggalin mo yan! Pero... Hoy! Puta naman, oh! Ano naman commit mo dun sa tungkol sa Baguio, di ba? Kasi super talamak dun ang bentahan ng kare ng aso. Ano ka ba dun? Agree ka ba dun or disagree? Disagree ako kasi ang aso, para na din yung tao. Kumbaga, nakasama mo yan sa buhay mo. Ba't mo kakainin? Oo nga naman. Meanwhile... Yan guys, so ngayon, super bait naman ito si ano, itong si, anong name nito? Toro. Itong si Toro, super bait, at saka ngayon, babalik namin sa kulungan niya, dahil ng ano, yan. Babalik namin sa kulungan niya, guys. Sige, we will be right back. Cut na! So guys, yan, ngayon, narinig niyo yung mga tips and advices tungkol sa pag-aalaga ng Doberman. For me kasi, ang aking final review dun is medyo mahirap kasi nga, syempre sa budget and yung sa kulungan nila. At saka nakakatakot talaga yung mga asong yun guys kasi, yun nga, super ang lalaki nila. Ikaw, ano masasabi mo? Wala akong masabi, ang laki. Yan, siguro, ano, mag-isip muna ako mag-aalaga ulit ako ng aso kasi napakahirap guys. So, for the meantime guys, uwi muna kami at, syempre, mag-iinom mula.